Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin. Oras na naman para sa mga legal na payo, paliwanagan ng mga karapatan mo na hindi mo alam na karapatan mo na pala. At syempre, usapan ng malaking balita at epekto ito sa bansa mula mismo sa mga kilalang tagapagtanggol ng bayan. Welcome back po sa programang Legal Minds. Ako po si Shadi Olikino. Tandaan, kakampi mo ang batas kung merong kang alam sa batas. At bago po tayo syempre magpatuloy sa ating usapan, magandang umaga rin po sa ating mga avid listeners at avid viewers, online man yan or offline. Ngayong araw, makasama uli natin ang isang professor mula sa University of the Philippines College of Law, Angeles University College of Law, and DLSU or De La Salle University College of Law. Class valedictorian din po siya ng UP College of Law noong 2000 at managing partner ng Abellera Kalika Law Office. Again, walang iba, naririto po si Attorney Dan P. Kalika. Good morning, Shari. Magandang umaga rin po ulit, sir. No, kung nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol sa transport laws. Ngayon naman, alamin natin kung ano yung plunder, no? At ano yung gravity nito sa isang elected na public official. Okay. Sige po, sir. Simulan na po natin yung ating discussion. Ngayon, yung plunder ay madalas nakikita rin natin siya sa mga balita eh, lalo na ng mga past administrations, no? Ngayon, bibigyan natin siya ng mas pagsasakonkreto. Ano po yung plunder at ano po yung grounds dito sa krimen na ito? Magandang topic yan, Shari, no? Kasi plunder was made a crime in 1991. Medyo recent lang, late no? Na, opo. Sa ating revised penal code, mayroon tayong mga batas tungkol sa graft and corruption, bribery, no? Pero meron isang mas malaki pa pala na kamalian, no? Na ginagawa ng isang public officer, that is pagkamal ng ill-gotten wealth, no? Mm-mm. Sa ngayon kasi, hindi lang maliit na pera yung kinukuha ng public officer, mas malaki pa, no? So, ngayon na in-enact ng Kongreso natin na lahat ng pag-aamas ng ill-gotten wealth to the amount of 50 million pesos, iko-considera na plunder. And yung plunder na to, medyo mabigat yung parusa, no? Reclusion perpetua. Mm. No? Actually, dati, nung pwede pang i-impose yung debt, reclusion perpetua to debt. Mm. No? Kasi napaka mabigat na kasalanan to na ginagawa ng public officer. No? So, magandang marami na rin. No? In fact, sa ating bansa, may na-convict na pinakamataas na pinuno ng ating bansa, no? Dito sa plunder law. No? Si yung unang pinakamataas na pinuno natin, si former President Joseph Estrada, na conviction ng plunder. Although after being convicted by final judgment, nag-grant naman siya ng absolute pardon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. No? Tapos, actually si former President Arroyo, na-charge niya siya ng plunder. So, medyo matataas na pinuno natin yung na-charge nito. Currently, there are three senators, no? Si Senator Enrile, si Senator Revilla, at si Senator Jinggoy Estrada. They are also subjected to cases, no? For plunder. Opo. No? So, ito yung panibagong krimen na ininak ng Kongreso. Sa totoo lang, no, kasama din si former President Joseph Estrada nung in-approve nila itong plunder law. Noong 1991. Oo. Very interesting yun, sir. Ngayon lang din nalaman ng ating mga viewers yan. Pero ngayon po, ano yung difference ng plunder dahil panibagong ano siya, krimen, mga offense, doon sa graft and corruption? Oo. Actually, may yung plunder, makukumit siya, no, ng public officer who amasses ill-gotten wealth
through any of a combination or series of criminal acts. Yung tawag natin dito sa criminal acts, yung mga predicate crimes. Yung mga predicate crimes, ito yung mga mas babanggit natin ng mga graft and corrupt practices. No? Mm. Ibig sabihin, malversation of public funds. No? Ginagawa yan ng punish yan under the revised penal code. Mm-hmm. No? Graft and corrupt practice yan. No? Bribery, pagtanggap ng regalo, ng reward, no, in consideration for the performance of duty of ng public officer, graft and corruption din yan, no? Okay. So, illegal conveyance ng ating government property, graft and corrupt practice din yan. So, may anim na predicate crimes na tawag tayo. Ito lahat mga graft and corrupt practices, okay, no? So, ngayon, may combination nung anim na yon, ibig sabihin, any two, or ginawa siya yung isa, yung paghingi ng regalo, done in a series, yung tawag natin dyan is plunder. Kasi, kumbaga, sama-sama na ng mga graft and corrupt practices, kaya ang laki nung nakukuhang pera from the public fund, no? Amounting to 50 million. So, magkaugnay sila, kumbaga, yung anak tong mga graft and corrupt practices act, yung tatay yung plunder. Plunder, okay. Pero ngayon dahil binanggit niyo po yung anim, tama ba ko, na mga practices, no? Graft and corruption practices, para matawag natin ng plunder, not necessarily lahat yon ay nakomit niya. Pwedeng isa or combination lang. Ngayon naman, dahil nandiyan na rin tayo sa usapin ng pangangkam, no? Baka pwede muna nating mas i-define pa sa ating viewers, ano po ba yung ill-gotten wealth na tinatawag? Siyempre, yung public officer pumasok sa gobyerno, supposedly, public office is a public trust, no? Yes. Tapos, meron siyang sweldo na nakukuha sa gobyerno. Unfortunately for now, hindi ganun ka competitive compared sa private businesses, no? Mm-hmm. Pero government, as much as possible, tries to increase also yung salaries, no? And sources ng income ng ating public officers. So, yung public officer, pag nagkamal siya ng kayamanan, beyond, no? Beyond dun sa capacity niya as a public officer, that is what we call as ill-gotten wealth, no? Kumbaga, mag-a-arise yung question, saan niya naman nakuha yung additional income niya? And he's earning only this much as a public officer, no? And it could be any of these six predicate crimes, no? Kumbaga, dahil nag-a-approve siya ng transaction, binibigyan siya ng bribe or ng reward ng kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Opo. No? So, this will raise a question. It is beyond his capacity, no, as a public officer to earn. Yun yung tawag natin na ill-gotten wealth. Actually, sa panahon kasi ni former President Marcos to talaga naging prevalent, no, yung ill-gotten wealth. In fact, maraming kaso, no, na sinarge against the former president saka yung mga tawag natin na mga cronies niya, no, that time. Eh, paisa-isa yung kaso na fina-file. Eh, they did it on a systematic level, no? Yung pagkuha ng pera sa kabangyaman natin, no? Kaya naisip nung after the ouster of the former president, naisip na i-enact tong plunder law. No? Okay po. Para dahil marami silang ginawa, iisang kaso na lang i-charge sa kanila yung plunder. Pero napakabigat nga nung parusa sa plunder. No? Speaking of parusa, ayan, pag-usapan po natin yung parusa, sir. Halimbawa, yung nasakdal na convict na public official ay ongoing pa yung term niya. Ibig sabihin, he is still in office. No? Mm-hmm. Ano yung epekto nito sa kanya? Oo. May tinatawag tayong preventive suspension. No? Ibig sabihin, immediately after the filing of the information, it's mandatory based sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act
na isususpend siya from office. No? Pero that period is just for a period of 90 days yung preventive suspension. No? After that, syempre, pwede na siyang bumalik sa office. No? Pero itong plunder sherry is reclusion perpetua. Ibig sabihin natin dito, it is what we call as a non-bailable offense. Mm-hmm. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng lumabas sa preso yung naakuswaan ng plunder, di ba? Sa ngayon, nasa loob pa ng custodial prison si Senator Rebillano. Mm-hmm. But then, the former, the Senator Enrile, saka si Senator Jinggoy Estrada, nakalabas sila, no? Although, non-bailable offense to, dahil capital offense siya, pag hindi malakas yung ebidensya against them, they can also be released from prison, no? And they can post bail. Kasi sa ating mga Pilipino, lahat tayo may karapatan na to be released on bail, no? Mm-hmm. Except only for what we call as capital offenses or offenses punished by reclusion perpetua. Okay. And plunder is punished by reclusion perpetua. Apo. No? Pero may exception doon, pag may hina yung ebidensya against you, pwede kang makalabas as what happened to Senator Enrile, supposedly, no? And Senator Jinggoy Estrada. Pero kay Senator Rebillar, hindi pa siya nakakalabas, no? On bail. Okay. Maliban po ba sa pagkakakulong, no? Habang buhay, meron pa po bang ibang mga parusa sa kanila? Oo. Kasi, siyempre, kumuha sila ng pera from the public funds. Ifo-forfeit lahat to in favor of the state or the government, no? Tapos yung reclusion perpetua kasi, mayroon siyang tinatawag natin na accessory penalties. Kumbaga, kaakibat na siya doon. Pag nag-impose ng reclusion perpetua, may kaakibat na other accessory penalties. Isa dyan is perpetual absolute disqualification, no? Ibig sabihin, tatanggalin ka sa pwesto mo, current na pwesto, kung andun ka pa, no? Second is, disqualified ka na mag-occupy ng ganong pwesto sa gobyerno, no? Pangatlo, you're also deprived of your right to vote and be voted upon, no? Okay. And yung masaklap pa dito is yung retirement benefits mo. Wala na rin. Tatanggalin din. Mm-hmm. But you would wonder, of course, why former President Estrada is now... Actually, yun pa yung follow-up question ko. Actually, run for president, mayor, no? Yes, And then, ngayon, mayor siya pa ng Manila, no? Mm. Kasi nag-grant nga siya ng absolute pardon. Mm. And part of the terms ng grant sa kanya ng absolute pardon is he was restored to his full civil and political rights, no? Okay. It's not an automatic restoration, no? Pag-giran ka ng pardon. Kasi may reclusion perpetua nga, absolutely disqualified ka na. So, kailangan ibalik din sa'yo yung mga karapatan na yon. Mm-hmm. And in the pardon granted to the former president, nabigyan nga siya ng restoration, no? So, discretion po yun noong magbibigay ng pardon sa kanya, which is the president, the head of the state, na ibigay muli lahat ng kanyang mga rights, civil and political. Aba, yun, bago na namang natutunan natin yan, no? Kaya pala, nung iniisip ko, ha, bakit? Nung ininumerate niyo po isa-isa, kung ano yung mga accessory na penalties pa, bakit itong si si former President Estrada ay mayor pa rin? Yun pala yung kasagutan. No? Ngayon naman nag-wonder po ako, halimbawa, donated naman itong amount na ito. How will it work? It will become a trust fund, no? It's still a public fund. So, kumbaga, kung kukuhanin siya, i-misappropriate, it's considered as a public fund na rin, no? So, pag ninakaw, pwede pa rin graft or corrupt, or pag it amounts to 50 million pesos, then that's what we consider as plunder. Tapos ngayon, yung
isa sa mga naging malaking issue in the past ay yung nangyari with Napoles, with Janet Napoles. Mm. And nadawit doon ay napakaraming mga public officials natin at yung ilan sa kanila ay tawag dito, nakasuhan, na-charge sila with plunder. No? Mm. Baka pwede po natin i-enlighten ng kaunti rin yung ating televiewers ano yung itsura ng kasong ito mismo para mas ilarawan sa kanila, no? Paano nasasakdal yung mga public officials natin na inakusahan ng darambong ng public funds. Mm. Tapos at the same time ay up to what extent yung pwedeng paniningil na gawin ng taong bayan dito sa mga public officials na ito. Mm. So these are still pending cases, no? Mm. So may kasabihan sa legal profession, pag pending, bawal. Ah, ganun po ba? Pag-usapan, no? Although, naging mainit siya na issue, no? on general terms, no? Parang na-categorize si, gusto ko lang i-point out, si Miss Napoles, no? As queen of pork barrel, no? Tapos parang siya yung mastermind daw ng pork barrel controversy, no? Mm-hmm. Parang this is in contradiction sa concept ng plunder, Shari, no? Ah, okay. Kasi yung plunder, di yung pangunahing panauin dito, katauhan dito is the public officer. Mm. No? Yung public officer, yung nagkamal ng ill-gotten wealth while he is in public office, no? But apparently, a private individual, no? Supposedly facilitated, no? Parang in contradiction sa konsepto ng plunder, no? But it's a private person can also be in conspiracy with a public officer. Mm-hmm. No? So pwede rin mapanish yung private person kasi yung plunder, it can be committed by the public officer in connivance with the members, kumari ng kanyang pamilya, yung close business associates niya, kahit yung kaklase niya sa eskwelahan, no? Who may be public officers also or private individuals. Mm-mm. So pwedeng makasuhan din yung individual in conspiracy with the public officer, no? Okay. In committing plunder kasi pagkakaalam ko plunder yung kinaso. Opo, doon sa ilang hindi man lahat, pero ilan sa mga nadawit na pangalan no, under that case, that specific issue. Okay, so ngayon mas nakita natin, itong batas na ito ay tinitiyak din na tayo bilang publiko, bilang masang Pilipino ay kaya nating singilin yung ating mga public officials na ginamit, no, o kung baga ay ibinulsa yung pera ng bayan mismo. Sige po. Pero ngayon po, sa kasalukuyan, since good thing naman, hindi natin siya naririnig masyado, magbibigay na lang po ako ng ilang mga situations po siguro kung makakategorize ba siya bilang isang plunderous, may ganun bang salita, Tony, na act, no? So halimbawa, may isang public official siya eh. Tapos meron siyang kasama naman na company. Yung company na yun supposedly ay halimbawa magtatayo ng mga panibagong daan. Mm-hmm. Dito niya dapat gagamitin yung pondo niya bilang isang tawag dito, isang public officer. Pero ang ginawa ni public officer, tinaasan niya yung presyo. Mm-hmm. Kumbaga ginawa niyang overpriced itong ginamit na materials, no? Mm. So paano po 'yon kung meron siyang bridge kumbaga para gawin itong or i-commit itong act na ito para dayain. Ayun yung siguro yung term eh. Para dayain yung mamamayan kasi ang maging itsura po noon, malaki yung mabibigay ng pondo for the public official when in fact hindi naman talaga ganun kamahal yung gagamitin doon sa doon sa road construction. Mm. So covered yan supposedly nung tawag natin yung Republic Act 3019, no, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mm. No, yung pwede dalawang pwedeng provisions doon na applicable, no.
he entered into a contract grossly and manifestly disadvantageous to the government, no? Kasi tinaasan niya nga yung presyo. So, disadvantageous sa gobyerno yung kontrata. Mm-hmm. Supposedly, kaya tayo may bidding, okay? Para we get the lowest price bid, no? Dahil tinaasan niya, it's disadvantageous to the government, mm-hmm. no? Yung isa naman, kung ginawa niya yun, to favor one party, yung close friend niya, no? Meron din yung violation ng anti-graft and corrupt practices, that is, may manifest sa partiality siya, mm-hmm. no? Sa isang bidder, kumbaga. No? In doing so, they secured the contract, meron siya ngayong commission, no? Yun po yung binabanggit ko na kinuusap niya itong mismo may-ari ng company for an instance. So that is covered by the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Since 1964 pa yata itong batas na to, no? Mm-hmm. Yung Plunder, 1991, no? So, mas recent siya. Kung kumbaga, they were comfortable with each other already. Mm-hmm. Tapos marami ngayon silang kontrata na ginawa, no? And maraming commissions, kickbacks na nakuha si public officer in connivance with the private person or corporation, umabot ngayon to ng 50 million, no? Uh-huh. Yung nakuha na kamal nila na pera, pwedeng plunder na yung ikaso sa kanila. Whereas dati, mababa lang kasi yung penalties sa graft and corruption. No? So buti naman na ibunga rin yan noong ano, no? Noong mga, kumbaga, mas matalas na pag-aanalisa ng ating mga mamamayan, no? Kumbaga, kinakailangan talaga natin. Well, of course, yung mga legislators din natin, dahil naisip silang mag-craft ng isang panibagong batas, no? Na magsesecure din sa pera ng mamamayan. With that po, attorney, tinatapos po natin yung ating topic regarding plunder, no? At kung nabitin kayo, huwag kayong mag-aalala dahil magbabalik pa rin tayo bukas para sa isang panibagong episode. Muli, thank you so much po, attorney Dan Calica. At sa mga gusto pong humingi ng legal advice or mismo nabitin din sa ating topic kanina, pwedeng-pwede niyong kontakin si attorney. Saan po nila kayo pwedeng makapanayam para humingi ng mga legal help? Punta na lang sila sa law office namin. Opo. Ano po ulit yung law office niyo, sir? Abelliera and Calica Law Offices. Abelliera and Calica Law Offices. Tandaan po natin yan para sa ating mga televiewers. At para lagi rin po kayo updated sa amin, pwedeng-pwede nyo kaming panoorin sa DZRH News Television through our cable partners. Sa aming Facebook page, it is at DZRH Manila. Aming YouTube account at DZRH News Television. And of course, i-follow nyo rin po kami sa aming website. It is at www.dzrhnews.com. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi-lagi po kayong tumutok dito lamang sa Legal Minds. Dahil kakampi mo ang batas, kung may alam ka sa batas, makita-kita po tayo ulit. Ako si Shari Olikino at sa ngalan ni Attorney Dan Calica, kayo po ay nanonood ng Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.